boss, pare, payong kaibigan lang. Huwag mong daanin sa initong problema mo. Kaya kita na sinamahan dito, alam nang kailangan mo rin ng kausap. Ano bang gumugulo dyan sa utak mo? Tungkol ba ito sa sinabi ko sa'yo na pagpapakasal kay Rexy? Nagtatakang tanong sa akin ni Leo habang inaabot sa akin ang basa ng alak. Agad ko namang kinuhin at mabilis sa tinungga. Sa pagkakataong ito, hindi na ako gumamit ng basa pa. Agad ko ang tinungga ang laman ng bote sa kagustuhan na mabilis akong malasing at makatulog. Boss, dahan-dahan lang. Alalahanin mong may concert ka pa mamaya. Ano lang sasabihin ng mga fans mo sakaling malaman nila na pumunta ka ng concert na lasing? Paalala sa akin ni Leo. Saglit ako natigilan na marinig ang sinabi niya. Fans? Sa tingin mo ba, Leo, darating siya? Mangiyak niya akong talong kay Leo habang patuloy pa rin sa pagtungga ng alak. Ha? Sino, boss? Nalilito ang talong ni Leo. Si Maria Amor. Sa tingin mo ba'y darating siya? Sadyang nagpa-reserve ako ng VIP ticket para sa kanya upang makaupo siya sa harapan. Hindi ko alam kung darating siya. Mahina akong sagot kay Leo. Malamang darating siya. Diba sabi mo number one fan mo siya? Hindi niya palalampasin ang last concert mo. Alam ko darating yun. Parang wala sa loob na sagot ni Leo. Hindi ko alam, Leo, kung paano ko sasabihin sa kanyang lahat. Nagsisisi ako kung bakit pa ako nagpanggap na isang baliw sa kanya. Natatakot ako na baka layuan niya ako sa oras na malaman niyang totoo. Parang maiiyak na pag-amin ko kay Leo, habang patuloy pa rin sa pagtungga ang alak sa bote. Siguro okay na rin yun, boss. Yung siya yung kusang lalayo sa'yo, dahil doon naman pupunta ang lahat. Kinakailangan mo na lang siyang layuan para sa kaligtasan niya mula sa iyong ama. Napaisip ako sa sinabi ni Leo. May bahagi ng utak ko na sumasang-ayon sa kanya. Samantala mayroong bahagi naman sa puso ko na pilit sinisigaw na ipaglaban na naramdaman ko para kay Maria Amor. Tinungga ko ulit ang laman ng bote na mapagtantong wala ng laman. Kumuha ko na isa pang bote mula sa bucket ng ice. Mabilis kong binuksan iyon at agad na rin tinungga ang laman. Magkaaway ngayon ang utak at puso ko. Hindi ko alam kung anong aking susundin. Leo, sa palagay mo, malalim at talagang tama ko kay Amor. At naiinis ako sa sarili ko dahil lahat ng bagay sa mundong to meron ako. Ngunit pagdating sa pagmamahal, bakit hindi ko kaya makuha? Bakit kung saan panatagpuan ko ng baing totoo na nagmamahal sa akin? Saka naman ako pinaglaroan ng tadhana. Bakit ba hindi ko pwedeng mahalin ng babaeng sinisigaw ng puso ko, Leo? Bakit? Puro ng hinanakit ang mga tanong ko kay Leo. Batid ko ang nalalasing na ako ngunit sa halip na makalimutan ko aking problema, parang mas lalo ko lang nararamdaman ng sakit. Boss, pwede mo namang ipaglaban ang pag-ibig mo kay Amor eh. Subukan mo kumbinsin si King William. Malay mo pag tinanggap mong alok niya, na ilipat sa'yo lahat ng kapangyarihan sa pagiging Mafia King, matatanggap na rin niya si Amor ba ang babaeng gusto mong pakasalan. Pero boss, payo ko lang naman to sa'yo ha. Hindi ko pa rin alam kung tama ba ito dahil mahirap basahin tumatakbo sa isipan ni King William. Alam niyang kahit sundin mo man siya o hindi, wala ka pa rin magagawa kundi tanggapin ang pagiging Mafia King. Kapalit niya. Mahabang payo sa akin ni Leo. Ring ring! Namumungay ang mga mata ko nang tinignan ng umiilaw kong cellphone. Wala sa sariling sinagot ko ito. Hello? Halata ang kalasingan sa aking boses dahil putol-putol akong sumagot. Connor? Ano nangyari sa'yo? Lasing ka ba? Muntik na ako mahulog sa aking kinaupuan nang marinig ang malambing na boses ni Amor. Napahilamos ako ng aking mukha at hindi alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam ko mabilis na natanggal ang kalasingan sa sistema ko dahil sa pagtawag niya. Medyo masakit lang ang lalamunan ko, Peanut. Bakit ka pala napatawag? Malambing kong tanong habang pilit itinutuwid ang namimilipit kong dila. Ano kasi, gusto lang kita makausap? Nadistorbo ko ba ang tulog mo? Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko kanina kaya nagtry akong tawagan ka. Okay lang ba? Nahihiyang tanong sa akin ni Amor. Yes naman, my Peanut. Bakit? May problema ka ba? Wala naman, gusto lang sana kitang makita mamaya. Nag-aalangan niyang sagot. Gusto mo bang puntahan kita ngayon? Namimiss mo na ba ako? Ha? Nandito kasi ako ngayon sa clinic, Dr. Zach. Nasugatan kasi na ako kaya dinala niya ako dito. Di pa kasi ako makalabas na ngayon dahil nahihilo pa ako. Nahalata akong pagkataranta sa boses niya. Ganun ba siya kapektado kay Connor? Sa loob-loob ko. Honestly, kaibigan ko si Dr. Zach pero hindi niya nabanggit na dinala kanya sa kondo niya. Pwede naman akong tumawag sa kanya para magpaalam kung pwede kitang bisitahin. Gusto mo ba? Namiss na rin kasi kita at nag-aalala na rin ako sa kalagayan mo. Nakangiting wika ko. Naabutan ko pa mapanguyam na mga ngiti ni Leo sa harapan ko. Hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa pagpapakit ang boses ko habang kausap si Amor. Okay lang naman pero magaling ka na ba ngayon?
Nag-aalala ang tanong niya sa akin. Sumilay ang ngiti sa labi ko. Ako dapat na magtanong yan sa'yo dahil ikaw may sugat. Kamusta na ang pakiramdam mo? Balik tanong ko sa kanya. Medyo nahihilo pa ng konti at kumikirot pa ang sugat ko sa noo. Pag-aamin niya sa akin. Ganun ba? Eh mas lalo pala kakitang kailangan puntahan dyan. Baka sakaling mabawasan ng konti ang pagkirot kapag nakita mo ko. Pabiro kong sagot sa kanya. Nakita kong pinipigilan ni Leo na mapahagalpak ng tawa dahil sa mga diskarte ko kay Amor. Hindi ba nakakahiya? Narinig kong tanong ulit sa akin ni Amor at halatang kaba sa boses niya. Bakit? Kinakabahan ka ba sa muli nating pagkikita? Hindi na akong dating corner na butas-butas ang damit at hindi nakakita ng suklay o madungis isang mukha. Kaya nga thankful ako dahil minahal mo ako sa kabila ng kabaliwan ko. Agad akong huminto sa aking pagsasalita nang marinig kong biglang paghikbi ni Amor sa kabilang linya. Kunot noong napatingin ako sa aking cellphone at muling binalik sa aking tenga. Hey Peanut, umiiyak ka ba? Bakit, may sinabi ba akong mali? Nag-aalala kong tanong. Nanapanaginipan ko kasi, ikaw Connor, akala ko mawawala ka na sa akin. Sagot ni Amor ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak. Shhh, tahan na Peanut, after 5 minutes nandiyan ako, okay? Okay. Nang marinig kong mahinang sagot niya, agad na akong tumayo mula sa pagkakaapo sa couch. Binalingan ko nakatalo lang si Leo na halatang hindi pa rin makapaniwala sa inasal ko. Ano? Tatayo ka ba o hindi? Alas 5 na ng umaga. Kung may balak pa mag-almasal dito, maiiwan na kita. Sabay kuha ko ng susi ng kotse sa kanyang kamay. Naglagay muna ako ng 1,000 pesos sa mesa bilang pambayad sa mga nainom bago kami tumalikod sa kanya. Mabilis ako lumabas sa bar at dire-diretsong aking mga hakbang papunta sa aking kotse. Akmang bubuksan ko na ang pinto ng sasakyan nang inagon Leong susi sa akin. Ako na boss, ang hirap mo palang ma-inlove eh. Hindi ka maintindihan? Ngayon lang kita nakita na nagkakaganyan. Kung hindi pa kita kilala, baka isipin ko pa na totoo ngang nabaliw ka. Saan mo ba nilagay yung mga nainom at bigla yatang nawala ang iyong kalasingan? Pambabanat sa akin ni Leo habang pagbubuksan ako ng pintuan sa backseat. Tinapunan ko lang siya na matalim na tingin bago pumasok sa loob ng kotse. Sanay na ako sa kanya. Para magkapatid na rin kasi yung turing namin sa isa't isa, kaya ganoon lamang siya kung makapangasar sa akin. Mabilis ang kanyang pagmaneho kaya hindi nagtagal, huminto na rin kami sa harapan ng aking kondo. Mabilis ang aking mga hakbang, nabawa ng kotse at patakbong tinungo ang elevator. Dumiretso muna ako sa 56th floor dahil kailangan ko munang ibalik ang sarili ko sa anyo ni Connor Adams. Nag-uumapaw ang saya ko dahil sa wakas. Nararamdaman ko na rin ang buong pagmamahal ni Amor sa akin. Ilang ulit ako nag-toothbrush at nag-gargle ng iba't ibang klaseng mouthwash para lang matanggal ang amoy ng alak sa aking hininga. Baka kasi ma-turn off kagad sa akin si Amor kapag naamoy niya na maaga pa naglalasing na ako. Napangiti ako na makita ko sa salamin ang dating anyo ni Connor. Kaibahan lang sa ngayon dahil malinis na ako tingnan at hindi na mapagkakamala na isa akong baliw dahil wala na ang dungi sa aking mukha. Kinakabahan bagamat excited ako lumabas ng aking silid at tumiretso sa 55th floor kung saan naroon ang aking clinic. Kumatok muna ako ng 3 beses ngunit wala pa rin ako narinig na movement kaling sa loob. Napagpasyahan kong pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalak kaya agad na akong pumasok sa loob. Nakita ko si Amar na kayakap sa unan habang nakaidlip. Namamasapang kanyang pilikmata na halatang galing sa pag-iyak. Dahan-dahan akong tumabi sa kanya sa kama at ipinalit ang aking sarili sa unan na niyayakap niya. Maingat kong iniangat ng kanyang ulo at inilipat sa aking bisig upang doon ipahiga. Naramdaman niya siguro ang aking ginawa kaya agad siyang nagising. Nakita ko bigla pa ito nagulat at matagal akong tinitigan sa mga mata. Nang mapagtanto niyang ako si Connor, muli niya ako niyakap na mahigpit at sinuksok ang kanyang mukha sa aking dibdib. Hindi ko alam kung dahil ba sa aking kalasingan o dahil sa pagyakap ni Amar sa akin kung bakit ako nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Pilit kong kinontrol ang aking sarili dahil ayoko madagdagan ang pagkakasala ko sa kanya. Peanut! Tawag ko sa kanya, bagamat halata ang pag-iinit ko dahil sa namamaos kong boses. Narinig kong mahina niyang sagot na lataring nakikiramdam. Naparunok ako ng aking laway at tinaan na lang ang init ng aking nararamdaman sa pamamagitan ng pagsuklay-suklay ng kanyang buhok gamit ang aking malaking kamay. I miss you, Peanut. Sabay halik ko, sabay bandang sugat sa noo niya. I miss you too, Jellybean. Sana hindi mo ako iiwan dahil ikaw na lang tayong meron ako. Parang maiiyak na naman itong sabi. Shh, hindi ako mawawala sa iyo, Peanut. Kahit paghiwalayin man tayo ng tadhana, mananatili ka pa rin sa puso ko at walang ibang pwedeng pamalit sa iyo dito.
Malambing kong sabi, sabay kuha ng kamay niya upang ilagay sa aking dibdib. I love you. Pabalong kong sabi sa kanyang tenga. Nakita ko napaigtad siya ng maramdaman ang mainit na pagdampi ng aking mga labi sa likod ng tenga niya. Umangat siya ng tingin at tumamang sa aming mga mata. Sabay kaming napalunok ng aming mga laway nang bumaba ang aming mga tingin sa labi ng bawat isa. Hindi na ako nakapagtiis at unti-unti ko nang tinawid ang pagitan ng mga labi naming dalawa. Masuyo kong hinalik-halika ng mga labi niya at pinakaramdaman ko anong magiging reaksyon niya. Nang makumpirma kong hindi siya nagagalit, mas pinakialam ko pa ang aking paghalik hanggang sa naramdaman ko na unti-unti na rin siyang gumagante sa mga halik ko sa kanya. Naging hudyat yun para mas lalo ko pang laliman ang paraan ng paghalik ko sa kanya habang isang kamay ko'y malayang gumagala sa kanyang buong katawan. Naramdaman kong mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at mas dinikit pang aming mga katawan. Di sabay namin pinakawalan ang labi ng isa't isa upang makalanghap ng hangin. I love you, amor. You are now officially mine. Namamaos ang boses ko habang binibigkas ang mga katagang iyon sa tenga niya. I love you too, Connor. Pangako mong hindi mo ako sasaktan. Malambing niya ng sagot at mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Peanut, alam mo bang hindi mapaparisan ang sayang nararamdaman ko ngayon dahil pinaramdam mo rin sa akin kung gaano mo ako kamahal? Ikaw ang nagpuno ng kulang sa buhay ko, amor. At kung panaginip lang lahat ng to, ayoko na magising pa. Madamdamin kong wika sa kanya habang hinaplos ang aking daliri ang kanyang labi. Nakita ko ang tamis ng kanyang pagkagulat nang kinagat niyang biglang ibaba ng labi ko. Para ako maiiyak sa sakit ng aking labi na kinagat niya. Ah, hindi ko alam. May lahi ka palang bambira, mahal. Halika nga dito at kailangan ko makaganti sa'yo. Pagkasabi, alagad ko nilaga ng hiki ang kalambahagi sa dibdib niya. Ako din, gaganti ako. Nakanguso niyang sabi sa akin. Ano? Bakit ka gaganti? Ikaw na una. Tingnan mo, nagmarka ang ipin mo sa labi ko. Gumanti lang kaya ako. Pangatwiran ko sa kanya. Kahit na, di ba mahal mo ko? Dapat ako yung last na gumanti. Sige na, Jellybean, payagan mo na ako. Nagmamaktol itong sabi sa akin. Basta isa lang ha, namimihasa ka na. Palibasa, alam mong mahal na mahal kita eh. Nagmamaktol ko rin sagot sa kanya. Yehey! Parang batang sigaw nito sabay lagay ng hickey sa aking leeg. Ayan, minarkahan na kita. Wala nang ibang makakaagaw sa iyo mula sa akin. Mula ngayon, ikaw, Connor Adams, ay magiging matapat na kasintahan sa akin at mangangakong kahit kailan hindi mo ako sasaktan. Naparunok akong bigla ng aking laway nang marinig ang sinabi niya. Lalo pa akong kinabahan ng maalalang may concert pala ako, mamaya. Paano ko itatago mga hiki ko sa leeg at marka ng ngipin niya sa labi ko? Bigla ako nagising mula sa malalim na pag-iisip nang marinig kong boses niya. Sagot! Hoy, sumagot ka! Naiinis pa nitong utos sa akin at ilang palang aking pisngi dahil hindi ako kagad nakasagot. O sige na, ako si Connor Adams, nangangakong mamahalin si Maria Amor Santibanez at maging matapat sa kanya mula ngayon hanggang kailanman. Seryoso kong sagot sa kanya. Sabay pa kaming napatawa dahil sa ginawa naming kakornihan. Corny man to para sa iba pero hindi ko naramdaman yon kapag kasama ko siya. Hindi namin na malayang nakatulong na pala kaming dalawa habang nagkayakapan. Alas 4 na ng hapon na magising kami pareho ni Connor. Pareho pa kaming natawa nang marinig namin ang reklamo ng sikmura ng bawat isa. Nauna ako nagising kaysa kay Amor kanina, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon parang i-text si Leo na papadalhan kami ng bagong lutong pagkain dito sa loob ng klinik. Ang problema ko lang ngayon kung paano ko ipagtatapat sa kanya na ako, si Ali. Amor's POV. Masaya ako nakikipagharutan kay Connor habang kumakain kami. Sinusulit kong bawat minuto na kasama ko siya dahil hindi ko alam kung kailan na naman ulit kami magkikita. Peanut, may tatanong sana ako sa'yo. Ano kasi, yung kaibigan ko, problemado kaya humingi siya sa akin ng advice. Hindi kasi ako magaling sa pagbibigay ng ganon kaya naisip ko na tanungin ka. Napatingin ako kay Connor na magsalita siya habang kami kumakain. Bakit? Ano bang problema niya? Bali wala akong tanong habang patuloy pa rin sa pagkain. Ganto kasi yun. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa girlfriend niya ang tunay na identity niya dahil mali ang pagkakakilala nito sa kanya nung umpisa pa lang. Tilingnan ako ni Connor. Walang inaaral ang aking reaksyon. Ha? Bakit naman? Ano bang pagkakakilala sa kanya nung umpisa? Takang tanong ko. Nakita ko siyang napakamot sa kanyang batok. Wala nag-iisip pa kung sasabihin sa akin o hindi. Teka, tikman mo ito, mahal, ang sarap. Sabay pasubo ko ng beef kare-kare sa bunganga niya.
Napahagalpak pa ako ng tawa ng muntik nang mahulog mula sa bunganga niyang karne. Ba't ang dami nang nilagay mo? Kala ko kasi laki ng bunganga mo eh. Nakangising sagot ko sa kanya. Ah, ganon? Paano kung hahalikan kita? Hindi pa ako nakasagot nang bigla siyang tumayo at pinaglapat ng mga labay namin. Matagal niya ako hinalikan hanggang sa nagpupumiglas na ako dahil sa hindi na ako makahinga. Ngunit wala pa rin siyang balak tumigil. Bagkos mas lalo pang pinalalim ang paraan ng pagkakahalik ka sa akin hanggang naramdaman niyang gumaganti na rin ako bago niya binitawan ang aking labi. Napaawang ang bibig ko sa ere dahil sa ginawa niya. Agad ako nakaramdam ng pamumula dahil sa pagkapahiya habang nakatingin ako sa kanya. Yan ang parusang ipapatikim ko sa iyo sa tuwing aasarin mo ko. Nakangisi nitong wika sa akin habang bumalik siya sa pagkakaupo. Bigla kong sinipa ng malakas ang paan niya sa ilalim ng mesa. Aray ko! Ang sakit nun ah! Mahal, nananakit ka na, hindi na maganda yan. Saway niya sa akin. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Nakakainis ka? Ah, alam ko na. Kaya ka nagagalit dahil nabitin ka sa mga haliko, no? Lalo ako nainis dahil sa pang-asar niya sa akin. Tinapunan ko muna siya ng matalim na tingin at saka ibinali na lang ang topic tungkol sa pinag-uusapan namin kanina. Oh, ano na yung pinag-uusapan natin tungkol sa kaibigan mo? Bakit? Ano ba yung pagkakakilala sa kanya ng girlfriend niya sa umpisa? Tanong ko ulit sa kanya. Nakita ko agad ang pabumutla ng kanyang mukha dahil sa tanong ko. Napakamot siya sa noo at muling sumeryoso. Akala kasi ng girlfriend niya isa siyang baliw kasi yun ang tawag sa kanya ng lahat. Ngunit ang totoo nagpanggap lamang siya para makuha ang loob ng babae at tagbunga naman dahil girlfriend na niya ito ngayon. Nag-aalang ang sagot niya sa akin. Kung hindi ba naman ubod ng katangahan niyang kaibigan mo, bakit pa kasi siya nagpapanggap na isang baliw? Gayong matino naman pala siya. Mabuti na lang pinatulan siya ng girlfriend niya kahit na baliw siya. Ano bang dahilan niya? Bakit pa siya nagpanggap? Naiirit ang sagot ko sa kanya habang patuloy sa pagnguya. Ah, kaya lang naman daw siya nagpanggap dahil gusto niya makahanap ng babae na tuloy na magmamahal sa kanya. Nasindak si Connor na bigla kong hinampas ng malakas ang mesa dahil sa narinig ko sa kanya. Anak ng teteng, tuloy na pagmamahal ang hinahanap ng kaibigan mo na yan pero sinimulan niya sa pagpapanggap? Sa umpisa pa lang mali na eh. Bakit? Sino ba siya sa akala niya na lahat ng babae na lumalapit sa kanya naisip niya na niloloko lamang siya? Bakit? Sobrang yaman ba niya para isipin pera lang hinahabol ng mga babae? Kapag sa akin nangyari yan, magagalit talaga ako. Lalo pa minahal ko siya kung sino siya. Tapos malalaman ko, kalokohan lang palang lahat. Mahabang sermon ko sa harapan niya. Nadala kasi ako ng emosyon ko eh. Nagsalubong ang kilay ni Connor dahil sa aking reaksyon. Naiwang nakabukas ang kanyang bunganga at parang takot nang magsalita pa ulit. Oo, sobrang yaman nga niya. Mahinang sagot niya sa akin. Muli ako napaisip sa sinabi niya. Kahit na, mali pa rin ang ginawa niya, no? Kung totoong mahal niya ang girlfriend niya, ngayon pa lang dapat aminin niya ang totoo kaysa naman malaman pa niya sa iba, mas masakit yun. Pangatwiran ko pa rin sa kanya. Tinignan ko si Connor na ngayon nahulog na sa malalim ang pag-iisip. Kaya ikaw, Connor, ha? Huwag na huwag ka magtatago ng sekreto sa akin dahil kapag nalaman ko na niloloko mo lang ako, hindi na ako magsasalita pa. Mararamdaman mo na lang na lumalayo na lang ko sa iyo. Nakanguso kong wika sa kanya. Ah, Peanut, alasin ko na pala. Kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako sa bahay. Ikaw, uuwi ka na rin ba? Biglang nasabi ni Connor. Nakita ko ang pagmamadali sa reaksyon niya. Sige, mauna ka na, Jellybean. Nakakaya naman kung aalis ako dito na hindi na pagkakapagpaalam kay Dr. Zach. Hihintayin ko muna siya bago umuwi. Agad na paliwanag ko sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, pahinga ka na lang muna. Baka mamaya, nandito na rin yon. Saka ka na lang magpaalam sa kanya. Siya nga pala yung pinakainan natin. Hayaan mo na lang dyan. Dadaanan ko na lang sa baba ang room attendant. Naligpitin yung mga pinakainan natin. Pagkasabi, nakita ko uminom muna siya ng tubig bago tumayo at naghahanda na upang umalis. Jellybean, tawag ko sa pangalan niya. Lumapit siya sa akin. Bakit, Peanut? Huwag mong sabihin ayaw mong umalis ako. Nanunudyo ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Namimiloso po ka pa eh, no? Gusto ko lang malaman kung kailan tayo ulit magkikita. Sinasabi ko na nga ba eh, nababaliw ka na talaga sa akin. Di pa nga ako nakakaris, nagtatanong ka na kung kailan ulit tayo magkikita. Namiss mo na ako, no? Tila sinasadya pa niyang asarin ako sa pamamagitan ng paglapit na aming mga mukha. Oo na, namimiss na kita. Wala namang masama kung aaminin ko dahil may relasyon naman tayo, di ba? Ang masama kung ibang lalaki yung namimiss ko. Nang aasar kong sagot sa kanya. No, yan ang wag na wag mong gagawin.
Sa akin ka lang dapat nakakaramdam ng pagkamis. Mawawala ng paang sinumang lalaki na kahati ko sa atensyon mo. Seryoso niyang sagot sa akin. Ganoon naman pala eh. So kailan mo balak magpakita ulit sa akin? Nakangiti kong tanong sa kanya. Araw-araw magpapakita ko sa iyo. Antay mo lang message ko, okay? Aalis na ako, mahal. Sabay dampi ng halik niya sa aking labi. I love you. Palagi ka mag-iingat, ha? Dinampian niya ulit ng halik ang aking noo. Napapikit ako habang dinaramang init ng kanyang halik. Agad akong nalungkot na sa pagdilat ko hindi ko na siya nakita. Tanging pagsara ng pinto na lang aking narinig. Malungkot akong bumalik sa pagkakahiga. Kakaalis lang ni Connor pero namimiss ko na kaagad siya. Binaling kong aking ulo sa gilid. Ganun na lang pagbalikwas ko ng bangon ang mahagip ng aking mga mata ang ticket na iniwan kanina madaling araw ni Dr. Zach. Muntik ko lang makalimutan. Last concert na pala mamaya ng idol ko. Bumaba ako ng kama. Hinanap ng mga paa ko ang tsinelas. Sa ilanim ito ay nakalapag sa maliit na mesa. Ganun lang aking pagtataka na may makita akong kulay brown na wallet na nakabuka sa sahig. Agad ko itong dinampot sa pag-akalang baka kay Connor ito at nahulog lamang. Kawawa naman kung wala siyang pamasahe. Iyahabol ko ito kagad sa kanya. Napaawang aking labi na makita ko ang dalawang picture na nasa loob ng wallet. Ang isa picture ko nakuha sa stolen shot na naka-side view pa ako at talatang naglalakad ng kinuhanan. Ang isa rin picture ni Dr. Zach dahil kulay berde ang mga mata niya. Wala siyang nunal at maayos ang pagkakasaklay ng kanyang buhok. Ang gwapo talaga ni Dr. Zach. Ngunit hindi ko ipapalit sa kanya si Connor. Sapat na siya sa akin. Ayoko ng mga tipo ni Dr. Zach dahil marami ako magiging karibal ng mga mayayamang babae. Tiyak masasaktan lamang ako. Di gaya ni Connor, alam ko hindi niya kasasaktan. Akmang ititiklop ko ng wallet na mahagip ng mga mata ko. Ang kulay gold na kwintas sa maliit na bulsa nito. Curious ko yung kinuha dahil pamilya na sa akin ang hugis ng pendant. Nalaki ang aking mata pagkatapos itigan ng kwintas. Hindi ako nakapaniwala na mapagtanto ko na kwintas ko talaga ito dahil ito lang ang tanging kwintas na binigay sa akin ni Lola nung buhay pa siya. At hindi talaga ako nagkakamali dahil pina-engrave ko yung petsa sa pendant kung kailan ito binigay sa akin ni Lola. Talagang tugma ito sa kwintas ko. Paano napunta ito kay Dr. Zach kung si Connor lang ang tanging pinahiram ko nito? Naguguluhang tanong ko sa aking sarili. Tok tok! Agad ako napalingon sa pintuan nang marinig ko magkakasunod na katok. Mabilis kong binalik ang kwintas sa loob ng wallet at nilapag iyon sa tabi ng ticket. Mabilis akong bumalik at umupo sa kama. Sakto naman pabukas ng pinto at pumasok si Dr. Zach sa loob. Ngumiti siya habang papalapit sa akin. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Masama bang pakiramdam mo? Sabay hipo niya sa noo ko at pinakiramdaman kung may lagnat pa ako. Okay na ako. Magkaibigan pala kayo ni Connor? Kaalis niya lang. Wika ko habang pinag-aaral pa niya ang mukha ko. Oo. Tumawag siya sa akin ngayon lang na dito nga daw siya galing. Alam ko naman na siya nagpapagaling sa iyo eh. Dagdag biro pa nito sa akin. Habang tinitingnan ko siya, ngayon ko lang napagtanto na hindi talaga ako pinaglalaro ng aking mata noong mga nakaraang araw na si Connor ang tingin ko kay Dr. Zach. Mula sa mga ngiti, ilong, shape ng mukha, kapal ng kilay, halos magkapareho talaga sa rin ni Connor. Ang pinagkaiba lang dahil ang mata ni Connor kulay asul, samantalang si Dr. Zach kulay berde. May nanal si Connor samantalang si Dr. Zach malinis at napakakinis ng mukha. Wala man lang maliit na nanal na makikita. Okay ka lang ba, amor? Bakit parang kanina ka pa nakatitig sa akin? May dumiba ako sa mukha? Agad ako napabalik sa aking sistema nang marinig ko ulit ang boses ni Dr. Zach. Wala naman. Siya nga pala. Uuwi sana ako ngayon sa bahay. Salamat sa paggamot sa akin, Dr. Zach. Babawi na lang po ako sa praktikum ko. Hindi na po ako kukuha ng sahod. Sapat na po sa akin na may natirhan ako. Wika ako sa kanya habang pilit tinatakpan ng anumang pagdududa na unti-unting namubuo sa aking isipan. Huwag mo nang isipin yon. Uuwi ka ba talaga? Kala ko pa naman nakapag-decide ka na. Hindi ka mapupunta sa concert ni Ali mamaya. You still have time to prepare yourself. Hihintayin kita. Pag-iiba niya ng usapan. Ha? Hindi na siguro ako pupunta. Kailangan ko muna umuwi. Wala na rin kasi ako mga damit dito eh. Pagdadahilan ko sa kanya. No! Hindi mo yata napapansin iba ng damit mo ngayon. Pinabilhan kita ng mga susuotin mo pati na ng mga panlakad. At saka huwag mo nang alalahanin yung isusot mo sa concert ni Ali. Binilhan na kita. Agad ko ang tinignan ang suot kong pantulog. Bagong bili nga ito.
Bakit sobrang bait naman yata niya sa akin? Teka, sino pa na nagbihis sa akin? Biglang tanong ko sa kanya. Siyempre ako. Huwag ka mag-alala. Nakapikit ako ng ganito habang ginagawa ko yun. Sinabayan pa niya ng pagpikit habang nagsasalita. Sasagot pa sana ako na mahagip ng aking mga mata ang parang hiki sa kanyang leeg. Kahit natatakpan to ng foundation, mahahalata ko pa rin ang hiki na katulad sa ginawa ko kay Connor kanina. Lalo ko naguluhan. Para kung mababali yung kakaisip. Ayaw tanggapin ang sistema ko na si Connor at Dr. Zach ay iisa. Hindi pa rin ako nagpahalata na nagdududa na ako sa kanya. Gusto ko muna kumpirmahin ang lahat. Nakita ko siya napatingin sa kanyang wallet sa maliit na table. Agad niyang dinampot at nilagay sa kanyang bulsa. Nagagalit ka ba dahil ako nagbihis sa'yo? Muli niyang tanong sa akin. Kahit sino man magagalit, pero ano pa bang magagawa ko? Pero salamat pa rin sa tulong mong magamot ako at sa pagbili din ito mga damit ko. Seryosong wika ko sa kanya. Gusto ko munang kumpirmahin ang lahat. No problem, magbibihis ka na. Sabay na tayong manood ng concert ni Ali. Ito na rin yung suotin mo. Sabay ipot sa akin ang paper bag na hawak niya. Okay, sige. Aaminin ko magaling si Dr. Zach pumili ng damit na nababagay sa isang babae. Malamang palagi na niya itong ginagawa, ang regaluhan ng mga babae niya. Pero ayokong isamang sarili ko na isa sa mga naregaluhan niya. Babayaran ko to sa kanya kapag nakaluwag-luwag na ako. Lumabas ang pantay-pantay at mabuti niya mga ngipin nang umiti siya sa akin. Wow, you look stunning tonight. Manghang wika niya na makalapit ako sa kanya. Stunning pa ba itong pagmumukha ko eh merong bindayang noo ko? Agad na kontra ko sa kanya habang pasimpleng sumusulyap sa hiki sa kanyang leeg. Okay lang yan, hindi pa rin nabawasan ang ganda mo. So, tayo na? It's almost 6 p.m. na kaya need na natin magmadali. Sabay kuha niya ng aking kamay upang humawak ako sa kanyang braso. Hindi na ako nagreklamo. Pinakiramdaman ko lang ang bawat kilos niya. Mabilis ang kanyang driver sa pagdadrive, kaya within 15 minutes agad na kami nakarating sa Stardome kung saan gaganapin ang concert ni Ali. Nagsimulang mag-ikot ang aking mga mata sa paligid at nalula ako sa sobrang dami ng tao na saksikan na ngayon sa paghahanap ng kanilang upuan sa loob ng arena. Kahit ito ang big dome ng bansa, masikip pa rin tingnan dahil sa sobrang dami ng tao. Halika, pumasok na tayo sa loob. Hinawakan ni Dr. Zach ang aking kamay at hilahila ako papasok ng entrance. Nagtaka pa ako dahil isang ticket lang binigay niya sa babae na nagbabantay sa entrance. Nakita ko sa reaksyon ng babae ang pagkagulat nang makita niya si Dr. Zach. Ngunit agad naman ito nakabawi nang may binulong si Dr. Zach sa kanyang tenga. Hindi ko gaanong marinig kung anong binulong niya sa babae dahil maingay ang buong Stardome. Malamang nakalimutan niya ang kanyang ticket tapos dinaan niya lang sa pagpapakit sa babae para naman papasukin siya. Agad akong umiwas ang tingin na mapansin kong tumingin sa gawi ko sa Dr. Zach. Nagkunwari lang ako kung di ko nakita ang ginawa niya. Maya-maya pa hinawakan niya ulit ang kamay ko at tumiretso kami sa unang row ng mga upuan. Ito yung upuan na para sa mga VIP guests. Inilalain niya ako umupo at tumabay na rin siya sa akin. Hindi nagtagal na nakaupo kami, may ibinulong siya sa akin. Amor, punta lang muna ako sa CR ha, huwag kang aalis dito. Palubat na kasi ang phone ko, baka mahirapan akong kontakin ka mamaya at magkakahanapan pa tayo. Tumingin muna siya sa akin at sinusuri kung naiintindihan ko sa nasabi niya. Tumango lang ako sa kanya. After niya makita ang pagsang-ayon ko, tumayo na rin siya kaagad at naglakad palabad sa exit. Sinundan ko siya ng tingin ngunit agad siyang nawala sa paningin ko. Dahil sa sobrang dami ng tao, inalaw ko na lang sarili ko sa mga dance and singing performance sa itas ng stage habang wala pang talagang concert ni Ali. Kalahating minuto na kalipas, nagtataka na ako dahil hindi pa rin bumabalik si Dr. Zach. Narinig ko mala sa host na dumating na raw si Ali kaya magsisimula ng concert after 3 minutes. Hindi ko na lang pinansin ang katagaan ni Dr. Zach dahil bigla ako na-excite na marinig mula sa host na lalabas na si Ali. This is the moment you've all been waiting for. Ladies and gentlemen, in a few minutes, our all-time favorite singer will be here on stage. I am very fortunate to have been selected as tonight's host and to have the honor of introducing him to you. This concert may be the final time you see him perform live, but there is no need to be depressed about it. He has a ton of albums that we can listen to whenever we miss him. Ladies and gentlemen, the curtain has risen and he's ready to begin. Let's give him a round of applause as I welcome the pop prince, Ali. Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ko nang marinig ang pangalan ni Ali. First time ko makita siya at sa personal pa.
Madalas ko kasi siya nakikita sa mga TV shows at lagi siya naka-half mask. Kaya sobrang saya ko ngayon dahil nasa harapan talaga ako. Nakaupo at malinaw ko siyang makikita mula dito. Ali! Idol! Tili ko nang maaninag ang katawan ni Ali mula sa makapal na usok na biglang naglabasan sa entablado. Stage effect na nanggaling sa mga nakatagong smoke machine. Napapadyak ang mga paa ko habang nanonood sa performance na sumasayaw habang kumakanta. Kinilig ako ng mapagawi ang tingin niya sa akin at kinindatan pa niya ako. Blonde at medyo may kahabaan ang kanyang buhok. Naka-half mask ito at tanging mata at bibig lamang ang hindi natatakpan. Ito lagi nakikita ko sa kanya kapag nanonood ako sa TV every time na may concert siya. Idol, ang galing mo! Sigaw ko ulit na nagpangiti sa kanya. Teka, bakit pamilyar ang ngiti niya? Sa loob-loob ko. Baby Ali, umuwi ka na lang sa bahay. Akin ka na lang, mahal. My gosh, ang gwapo ni Ali. Ang sarap magpabuntis sa kanya. Agad ako napalingon nang marinig ang iba't ibang sigaw at tilian ng mga babae sa aking likuran. Umismid ako at tinaasan ko sila ng kilay. Nangungutya ang para ng aking mga tingin sa kanila. O ano, bakit? May reklamo ka? Malditang tanong sa akin isang babae nang mapansin ang ginawa ko sa kanila. Masyado kayong mahalay sa idol ko. Ang landi nyo. Singhal ko sa kanila. Eh ano naman ngayon? Wala kang pakialam kung dadalhin man namin siya sa bahay. Ganting singhal niya rin sa akin. Hoy tanga, sumigaw ka lang dyan kung gusto mo rin. Kanya-kanyang trip to, no? Bakit boyfriend mo siya para bubuwalin mo kami? Singit ng isa pa. Agad kaming tumigil sa pagbabangayan nang marinig namin nagsalita si Alice sa stage. Tapos na palang unang performance niya. Sinong gusto makijamming sa akin ngayon sa stage? Yung nakakalam ng kantang Crazy for You. Nakangiting wika ni Ali mula sa mikropono. Ali, I'm here. Piliin mo ko. Sigaw ulit na malditang babae sa aking likuran. Mahal, Ali, ako. Alam kong kantahin yan, ako na lang. Sumingit ting sigaw ng isa. Inikot kong aking paningin sa buong stardom halos 80% na mga nanonood puro babae. Kaya para nakakarindi ang mga sigaw at tilian nila. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Anong gagawin ni Maria Amor kapag nalamang si Ali at si Dr. Zach ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata.